ang Japanese Ghost Hunting Channel na Port Wall ay nagbahagi ng isang video sa kanilang YouTube channel ng pag-iimbestiga ng isa sa kanilang miyembro na pinangalanan nilang Camera A. Sa bidyong ito, si Camera A ay nag-imbestiga sa isang abandonadong bahay sa Japan na pagmamay-ari ng isang babae na nagngangalang Noriko. At ayon sa kanyang kwento ay pagmamay-ari ang bahay na ito noon ng isang ama kasama ang kanyang apat na lalaking anak. Pero sa di malamang dahilan ay isa-isa di umanong pumanaw ang lima at sa kasalukuyan ay pinaniniwalaan na nagmumulto pa rin sa bahay na ito. At sa naging imbestigasyon nga ni Camera A, nagumpisang makita ni Camera A ang kusang paggalaw ng pintuan ng closet na ito at sinubukan niya pang silipin ang loob nito pero wala naman siyang nakitang kahit ano na posibleng nagpagalaw dito. Matapos ito ay napansin naman niya ang tila imahe ng isang tao na gumagalaw sa loob ng kwartong ito. Pero nang buksan na niya at silipin ang kwarto ay wala namang tao na naroon. Makalipas ang halos 3 buwan, isa sa mga miyembro ng Port Wall Team na pinangalanan nilang Camera M ang sinubukan ding pumasok sa loob ng bahay at mag-imbestiga. Habang isa-isang pinapasok ni Camera A ang bawat kwarto ng bahay, nagumpisang magluko ang kanyang camera at may kakaibang tunog pa itong nai-record na hindi naman naririnig ni Camera M noong mga oras na ito. Matapos ito nang makaramdam siya ng kung ano sa loob ng isa pang kwarto, wala siyang kamalay-malay na nakukanan pala ng kanyang camera sa salamin ng pintuang ito ang imahe ng isang tao na lumalakad sa loob ng kwarto. Binuksan naman ni Camera M ang kwarto, maging ang mga closet sa loob nito, pero wala namang tao na naroon. Di pa dyan nagtatapos. Nag-setup siya ng mga kamera sa paligid ng bahay at lumipas sa mga araw na wala naman itong nakuha ng kakaiba. Pero isang gabi, nang muling bumalik si Camera M para ituloy ang kanyang investigasyon.
Habang si Camera M ay nasa labas ng bahay, nakuha na nang isinetup niyang camera mula sa loob ng kwartong ito ang kusang pagbukas ng closet na ito. Pero ang mas makapanindig balahibo dito ay nakuhanan din ng camera mula sa salaming ito ang pagdaan ng isang puting imay na mistulang isang tao na naglalakad. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito sa Japan. Mga multo nga kaya ang nakuhanan na Camera A at Camera M sa kanilang investigasyon. Ito nga kaya ang multo ng pamilyang dating nanirahan dito. Kayo, ano sa palagay nyo? Matagal-tagal na rin ang huli kong naitampok ang kwento ng TikTok user na si Dino Nuggets na ginagambala di umano ng isang multo o entity na sinusundan pa rin siya kahit nakailang ulit na siyang lumipat ng daanan. Makalipas ang halos kalahating taon na wala tayong naging balita kay Dino Nuggets, nitong nakaraan ay muli siyang nagbahagi ng panibagong video na kung saan ay ipinakita niya na nagpapatuloy pa rin ang mga kakatwang pangyayari sa loob ng kanyang tahanan. It's not really... Those damn noises again. Welcome to my life. Hello? Hello? I'm by myself. Hello. Unang maririnig sa video ito ang tila mga boses at tunog na nagmumula sa itaas ng kanyang bahay. Yun ay kahit mag-isa lamang siya ng mga oras na ito. Sinubukan pang pumanig ni Dino Nuggets para ipakitang wala namang tao na naroon sa itaas, pero habang siya ay narito. Hello. Ooh.
Muling nakarinig ng mga tunog si Dino Nuggets at narinig niya ang pagsara ng pintuan ng kwartong ito. At mula sa siwang ng pintuan ito ay makikitang nakabukas ang ilaw ng kwarto at makikita rin dito ang tila isang anino ng tao na kumikilo sa loob ng kwarto. Naglakas loob pa rin si Dino Nuggets na buksan ang kwarto pero wala namang tao na naroon sa loob. Ayon kay Dino Nuggets ay ginawa niya na di umano ang lahat ng paraan para mapaalis lang kung anuman ang gumagambala sa kanyang tahanan. Pero tila ba ang lahat ng ito ay hindi gumagana? Kung kaya naman naniniwala siya na hindi lang ito isang simpleng multo, kundi isang demonyo. Ang Ty Ghost Hunters na may-ari ng YouTube channel na Gang Kwa P ay nagtungo sa isang gubat sa Thailand kung saan sinasabing madalas di manong mamataan ang isang entity na may wangis na parang isang malaking aso na may itim na kulay at pulang umiilaw na mga mata. At sinubukan ngang alamin ng grupo kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Wala pa pala malayang din na ilang yasang ha. Ta khien nai to kung thiet aja mai lu. Ah, chai, tan khien nai meung a. Aja mai dai jeo alai baep ni lo. Da ta man nok chao ban lao a. Ma kon yeo jing.เวลาเขาจะมีห้ามเลยนะว่าเขตบางตำบลนะบางพื้นที่อ่ะอะไรเขาบอกไปใครกินของมั่วมีใช่ทำไมของมั่วมีซึ่งมันมีจริงนะยาสั่งเนี่ยเริ่มเขามาดูมันเริ่มเขามันลึกขึ้นเริ่มมันมืดจริงคือตอนนี้เดือนเขาได้เดือนไหมจันมันไม่ได้เดือนหงายเนาะใช่เดือนคือเหมือนอะไรอยู่เสียอะไรเอ๊ะมันมีใบไม้ล้วงป่ะนี่นะสองบนเนี่ยไม่ใช่คนลุกจริงๆนะคนจริงมาตุ้มตุ้มเฮ้ยใบไม้ล่วงสองบนล้มก็ไม่มีนะมันมีอะไรอยู่บนหรือเปล่าผมจะไม่แน่ใจละต้องดูแน่นอนดิเฮ้ยโอ้ยจะไม่เสียงวิ่งเนี่ยเหมือนจะแวบตาเห็นเป็นเงาตายเฮ้ยเฮียของจริงเฮ้ยไอ้เหี้ยหมาดำอย่าเดี๋ยวมันกระโจนกับมันเยอะเหี้ยตัวยังใหญ่ว่าแล้วขอทันนี้แล้วไปเถอะถอยอันตรายนี่ของเหรอต้องเก็บแมนต้องไปจะเถอะไปนะถอยเก็บตัวสองนี่อ่ะหายไปแล้วอุ้ยไปเลยหยิบหาไปแล้วนี่ของเก็บไปกูบอกนะเราไม่เสี่ยงนะครับเจอแล้วเราไม่เสี่ยงนะใครอยากเสี่ยงเองเลยอันตรายเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้แมงตาแดงตัวใหญ่เหมือนตัวยังใหญ่เลยมันไม่ใช่หมาธรรมดาแน่ๆกูมั่นใจว่าไม่ใช่หมาธรรมดาแน่Habang nasa loob ng gupa ang grupo, nagumpisa silang makarinig ng paggalaw ng mga sanga at daon na tila ba may kung anong gumagalaw sa paligid na hindi nila nakikita. Pero maya-maya pa ay nagpakita na sa kanila mula sa bakaging ito ang tiyo mo na itim na aso na kasing laki ng isang kalabaw at may umiilaw na pulang mga mata. Hindi ito nagawang lapitan ng grupo dahil sa kanilang matinding takot. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan nila sa bidyong ito. Ito na nga kaya ang sinasabing itim na aso na madalas di man ang magpakita dito. Kayo na ang bahalang umusga. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay binisita ang isang abandonadong eskwelahan sa China na pinaniniwala ang haunted. At kagaya ng palagi niyang ginagawa, ay sinubukan niya itong imbestigaan habang siya ay nakalive. Wasaw. May isa sa. Ani si naulay mo. Ay!
就是你打一个啥都行。站不站？不疼啊，我刚才得感应老强了，但是我现在没有感应了，我感应不到了。你在吗？去你妈了个逼！看着我，我操！是我自己踩的，可能是这重心不稳。Sa umpisa pa lang nang pumasok si Xiaolong sa loob ng computer room ng school, nakita na niya mula rito ang tila ulo ng isang bata na sumilip sa kanya at nagtago. Agad-agad naman itong pinuntahan ni Xiaolong, pero wala na ito ron. Matapos ito, habang nasa labas naman si Xiaolong, muli siyang nakakita ng tila isang bata na nakasilip sa kanya mula sa abandonadong bangkang ito. Sinubukan pa ni Xiaolong na sundan ang bata at pumasok siya sa loob ng bangka, pero wala namang bata na naroon sa loob.操你妈那嘎达，哎，跟前面。我操你妈那嘎达，哎，跟前面。我操！我操！我操你妈！我现在不敢上边上去，他妈的这里边，我告诉你啊，他不仅是小孩了，你看到这些显现出来这些东西，这个老船长，我感觉他也不是啥好溜子，他给我到水边肯定是想他妈要我的替身，用他一会儿撇到河里边，然后我用摄魂铃去招魂，好不好？咱们试一试啊，不知道行不行。OK， 哎，等会儿，等会儿，这是沉底儿了吗？我操你妈！我操你妈个这个！
哎呦我操你妈的，操你妈，完了。啥味儿了？我操你妈！刚才一大东西，这什么玩意儿了？Muling nakita ni Xiaolong ang tila isang bata malapit sa isang swimming pool. At muntikan pa siyang tamaan ang pintanang ito na bigla na lang bumagsak o may nagpato malapit sa kanya. Pinuntahan ni Xiaolong ang pool at sinubukang magsagawa ng isang ritual. At dito nga ay makikitang tila may humila din sa taling inilagay niya sa tubig. At maya-maya pa ay nakita na ni Xiaolong mula sa pool na ito ang paglitaw ng ulo ng isang bata na siyang humihila sa taling inilagay niya. Matapos ang pangyayaring ito ay muling bumalik si Xiaolong sa sumunod na gabi at agad nga siyang nakarinig ulit ng mga tunog sa paligid. 小宝贝儿，你昨天你挺厉害呀，我据说呀，你挺狂啊。你敢不敢出来呀？哎，我操！哎，我操！我操！你谁呀？哎！这谁说话呢？你让我看看你是谁，来，出来，谁呀？出来，来，来，你让我看看你是谁，来，来阴风了，操你妈！快点，我操你妈，谁？Matapang na nagamon si Xiaolong na muling magpakita sa kanya ang bata at maya-maya pa nga ay nagpakita na sa kanya mula sa bahaging ito ang isang bata na nakatitik sa kanya na agad ding nagtago. Ilang ulit pong bumalik si Xiaolong sa lugar na ito na itatampo ko na lang sa susunod pa nating video. Pero ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Xiaolong sa kanyang live ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong eskwelahan na ito sa China.
Mga multo nga kaya ang nakuhanan sa video nito? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Edwin Marquez. At mula naman di umano ito sa isang babaeng TikTok kisser na hindi niya pinangalanan. Pero ayon di umano sa kwento ng babaeng ito, ay nagising siya alas 2 ng madaling araw matapos yung marinig ang manika ng kanyang kapatid na kumakanta. Mula sa video ito, maririnig ang pagkanta ng manika. Yun ay kahit makikita naman sa video ito na wala naman di umanong kumakawak o lumalapit dito. At makikita rin natin dito ang pagkurap at pagtango ng manika. Alam kong normal lang na may mga kumakanta at gumagalaw ng mga manika. Pero ayon sa ating sender, ay sinabi di umano ng uploader ng video ito na nung mga oras na nakuhanan niya ang video ito, ay wala naman di umanong baterya ang manika. Ang Pinoy YouTuber na si Clint Lozada, na may-ari ng YouTube channel na Just Clint, ay binisita ang tinagureang ghost ship sa Thailand o mas kilala sa tawag na Galaxy Ghost Ship. Ang barkong ito ay sinasabing ginawang isang hotel bilang bahagi ng isang resort sa isang isla sa Thailand. Sa kasalukuyan ay hindi na nag-ooperate ang hotel, pero tumatanggap pa rin sila ng mga bisita na gustong maglibot sa kanilang resort. Maraming naniniwala na ang lumang barkong ito ay haunted, kung kaya naman dinarayo ito ng mga ghost hunters at mga paranormal enthusiasts. At ang YouTuber nga na si Clint Lozada, kasama ang kanyang kasintaan, ay sinubukan mag-imbestiga dito. Siguro nilalagyan to ng gas. Yung brand, oh. Yung siguro yung power supply nila. Dito makikita ang mga kinakalawang ng generator ng resort. Galaxy power supply. Sobrang creepy ang mga nakalagay sa pader dito. At habang nag-iikot, may naririnig akong tumatakbo. Shucks. Cut. Walang sumasagot kaya pinuntahan ko. Pero wala akong nakitang tao. Ano siya? Yung kailangan danda ko sa pag-apak. Mas lalo kami kinabahan dahil biglang may nagdabog dito. Tapos... ano yun? May nagdabog. Lumapit kami para i-check kung may tao. Pero bigla na lang. Oh my God. Nagmadali kami dahil mukhang bibigay na ang tulay. Oh my God. Sinubukan ko kung bukas ang mga kwarto dito, pero bigla kaming may narinig galing sa taas. Maalis lahat dito. Maalis lahat dito. Lumalala ang mga paramdam dito. Na lang. Biglang may nagdabog ng malakas dito. Oh my God. Rooks. Blink lab. At may nade-detect ang EMF. Nalagay ko siya dito. Biblia. Oh my God. Bumibigat ang pakiramdam namin dito. Kaya dumiretso na kami agad. Habang naglilibot si na Clint sa loob ng resort, ay nagumpisa na nilang ma-record at marinig ang mga kakaibang tunog na nagmumula sa kanilang paligid. Pero mas makapanindig balahibo sa video ito ay nangyari sa kanilang 12 AM challenge. Kumakain lang kami nang biglang may nagtabog sa barko. Sa point na to, hayaan ko mag-play ng diretso ang video para makita at marinig nyo kung gaano ka-active ang paramdam dito. Iniisip lang namin na baka nagsilaglagan ang mga kisame sa loob, pero nakakapagtaka dahil tuloy-tuloy ang kalabog. Takot. Kumakalampag. At
Ganito na kami kinabahan dahil boses ng bata ang narinig namin. Nakasunod. Imposibleng may bata sa abandonadong resort at this oras pa ng gabi. 12 a.m. dito natin bubuksan yung playboto natin. Hindi pa namin ito nabubuksan, ngayon pa lang natin makikita sabay-sabay. Nakasil dyan. Hindi namin ito makukuha kung hindi dahil sa inyo. Sumusuporta sa amin ni Dayan. Maraming salamat sa inyo guys. Bubuksan na natin ito dito mismo sa Go Ship. Nag-unbox na kami sa oras na to nang biglang may gumalaw sa tubig. Butas natin. Butas natin. Umagalaw sa tubig guys. Hinayaan lang namin naka-on ang camera dahil nagmamadali na kaming umalis sa spot na to. Pero wala kaming kaalam-alam na meron na pala itong nahagip na elemento. Pagmasdan yung mabuti ang baba ng ghost ship. Akala ko ano yun ang kamay namin pero parang kisap mata ang bilis nito. Habang naghihintay ang dalawa na pumatak ang alas 12, muli silang nakarinig ng mga tunog at boses ng isang bata. At nang pumatak na nga ang alas 12, matapos nilang buksan ang kanilang silver play button, nakuha na ng kanilang camera mula sa bahaging ito ang isang aninong ng tao na tumatakbo. Kung gusto nyo mapanood ng kabuuan ng video ito at ang iba pa nilang mga eksplorasyon, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanilang YouTube channel na Just Clint. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!